You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. All right. Good afternoon, everyone. I'm Pastor Daniel, and in behalf of our senior pastor, Pastor Carlo and Pastor Ashaline Panlilio, welcome po sa ating 1 p.m. Sunday service. So before we go on to the word, let's start with prayer. First, let's bow our head and pray. Father God, we thank you, Lord, for today. We thank you, God, for the life na ipinagkaloob mo sa bawat isa po sa amin. Tunay nga po, O Diyos, na ang buhay na ito ay tanda ng patuloy na pag-ibig mo sa amin. Nang iyong nag-uumapaw, nagrasya sa bag. Kaya man po, Panginoon, hayaan mo na ang bawat segundo ng buhay na ito ay may pagkaloob po namin sa iyo. Magbigay ng kapurian at karangalan ang lahat ng aming gagawin, ang lahat ng aming iisipin, at ang lahat ng aming sasabihin. Lord, sa oras na ito, gabayan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming turuan. Patuloy, Panginoon, na maging liwanag sa aming mga daraanan, Panginoon, ang iyong mga salita. Maging tanglaw sa aming mga harapan, Panginoon. At sa oras na ito, wala pong ibang mataas sa aming kalagitan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay? Muli po, magandang tanghali po sa bawat isa. Meron po akong isang tanong sa bawat isa sa atin. Na-imagine nyo na ba na walang presidente, walang hari o walang rulers sa mundong ito? Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang magiging ugnayan ng bawat bansa kung meron man? Ano? Eh kung wala kayang mga senador, walang tagagawa ng batas, walang mga congressman, walang mga judges, walang sundalo, walang pulis na mag-implement ng mga batas na ito, ano kaya ang kahinatnan ng sambayanan? Na-imagine nyo na ba kung walang mga doktor, walang mga engineers, walang mga architects, no? Walang mga scientists, no politicians, no economic leaders. Wow! That will be chaos. Tama? Magulo ang magiging takbo ng ating kapaligiran at ang pamumuhay natin ay magiging mahirap. Tama po ba? The things that we enjoy right now ay maaaring wala. Ano po? Kung wala ang mga taong ito. You see, these are the people, itong mga nasa gobyerno, itong mga nasa liderato, itong mga nasa, mga doktor, mga health workers. These are the people who help us, no, to have a life na kaaya-aya. These judges, these lawmakers, itong mga pulis, itong mga sundalo na nagpapanatili ng kapayapaan sa ating komunidad, no? These are the people na ating nilalapitan. Kapag ka tayo ay nakakaramdam ng danger sa ating kalusugan, we go to the doctors, we go to the hospital, we go to the nurses. Kapag ka tayo ay nakakaramdam ng pangailangan sa ating physical na katawan, we run to the manufacturers, no, sa mga gumagawa ng ating mga pangailangan sa araw-araw. At kapag ka merong danger sa komunidad, no, tayo ay pumupunta o tumatakbo sa ating mga leader sa gobyerno. These are the people na pinagkakatiwalaan natin na magbibigay ng kaginhawahan sa ating mga buhay, ng security. Ano po? But for the past 5 months na tayo ay nasa pandemya, we are locked down, and medyo tumatagal na rin po, no? Nagkakaroon tayo ng agam-agam sa ating kalusugan, sa ating kaligtasan. And madalas, siguro, yung tanong nyo, katulad din ng tanong ko ay, Lord, kailan matatapos ito? Lord, ano ang nais mong iparating na mensahe sa gitna ng mga pandemyang ito, sa gitna ng uncertainty na ito? Nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, nawalan ng mahal sa buhay. Lord, anong mensahe mo?
And if you are that person na nagtatanong ng mga bagay na yan, you are blessed this afternoon sa iyong pagtunghay sa mensaheng ito. Because I myself doesn't really have the answer also. But I have a proposition to make this afternoon. Yes, we can beat this pandemic. Kaya nating manalo sa virus na ito. Katulad nga nung sinasabi ng parami, no, na virus ka lang, Filipino kami, and not just Filipino, tao kami, no? At higit sa lahat, meron kaming Kristo sa buhay namin. Yes, we can beat this pandemic. You see, sa buhay na ito, po, merong mga bagay na mahalaga. Kaya nga po ang title ng ating series, kung kayo po ay nakatunghay, no, for the past 4 weeks or 4 Sundays, no, ating pong tinatalakay ang series entitled Life Essentials. Yung mga bagay na mahalaga sa buhay. Kasi through that title, let me tell you this. Life is essential. So it must be composed of essential things. Ang buhay ay mahalaga, kaya dapat ito ay binubuo ng mga mahalagang bagay lamang. Kasi alam natin, no, sa buhay na ito, marami tayong pwedeng idagdag sa buhay, eh. Yung mga bagay na hindi naman mahalaga. At yung mahalaga ay yun ang hindi naman nadadagdag. So kaya sa pag-aaral natin ito, ang ating objective ay malaman ano ba yung mga bagay na mahalaga na dapat kong idagdag sa buhay na ito. And one of the essential parts, no, ng buhay natin, para manatiling buhay ang isang tao, kailangan merong puso. Heart is essential to a living creature, especially kung tao, di ba? So, kung buhay ka, dapat may puso ka. Hindi lamang basta puso, kundi pusong tumitibok. Kasi yung mga, yun nga, merong, baka sabihin ng mga ibang nakikinig, Pastor, merong dito sa amin na sa morgue, may puso pero hindi naman buhay. Pusong tumitibok, okay? At yun nga, speaking of, hindi lamang basta puso, kundi anong klaseng puso. Mahalaga yung anong klaseng puso. No? Dahil yung alam natin, pag ang isang puso ay hindi tumitibok or pusong nakatire, iba na yon. Okay, so wala nang buhay yon. Kaya kung ikaw ay may tumitibok na puso, kung meron kang katabi, tapikin mo, baka tumirik na yung puso. Okay? Joke lang. Okay? So kaya ang title po ng mentaheng nais kong iparating sa bawat sa atin ngayong umaga ay Life Essential Servant Heart. Essential po sa buhay ng tao ang pagkakaroon ng hindi lang basta puso, kundi ang klase ng puso na handang maglingkod. And through that, let me read to you Matthew chapter 20, verse 22-28. Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with their sons and kneeling down, asked a favor of him. What is it you want? He asked. He said, grant that one of these 2 sons of mine may sit at your right and the other at your left in your kingdom. Jesus answered, you don't know what you are asking. Can you, Jesus said to them, sa magkapatid, can you drink the cup I am going to drink? We can, they answered. Verse 23, Jesus said to them, you will indeed drink from my cup, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared by my Father. When the ten heard about this, they were indignant with the 2 brothers. Jesus called them together and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead,
Whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Kanina sa aking introduction, aking pinakita at pinaalala sa bawat sa atin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng leader ng bansa, no, ng mga taga-gawa ng batas, taga-pagpatupad nito, no, para tayo ay bigyan ng isang komunidad na maayos. Mga doktor, inhinyero, scientist, no, at ang iba pang mahalaga na mga tao, no, ay para bigyan tayo ng buhay na komportable. But sa kabila ng mga trabaho o posisyon ng mga tao ito, meron mga ilang mga tao, no, na gumagawa din at maybe sometimes we look at them na parang less important. But you see, the Lord did not create anything less important. We are equal important, no? Katulad nga ng naibahagi na sa atin before, even sa nature makikita natin na even yung maliit na microorganism, no, ay may halaga sa mundo. And at the same time, sa community na ginagalaw natin, meron ding mga bagay, or meron ding mga tao, no, na though mababa ang kanilang mga posisyon, no, sa or mga kanilang trabaho, eh still they are important, no. Katulad ng mga janitor, no. Imagine if walang janitor, napakabaho na, or walang garbage collector, napakabaho ng paligid natin, no. Sa hospital, no, kung wala yung mga tagalinis na yan, at puro doktor lang, puro nurses lang, no, ang naandun, eh, kalaunan, magkakasakit din ang mga doktor at mga nurses, mauubos kung wala ang mga janitor, kung wala ang mga driver nila, di ba? Hindi makakarating sa paroroonan ang maraming mga manggagawa, no? Kaya, mahalaga ang bawat isa. At kadalasan, itong mga tao na nasa tinitingnan natin or inaakala natin na mababa ang posisyon, sila pa yung merong tinatawag na servant heart. You see, sa pandemic na ito, marami yung na-reveal sa atin. Inamo nito ang kakayahan ng ating mga leader sa bansa, ang mga doktor, no, mga scientist, even ang mga sundalo na nagbabantay sa checkpoint, no, sa mga kulit na mga labas ng labas. Hinamon din ito ang ating kakayahan bilang mga individual, no, ang mga businessman na nawalan ng mga pinagkakakitaan. And this pandemic reveals a lot about us also. Kasi tulad nga ng aking sinabi, we can beat this pandemic. We can beat this pandemic if every one of us will have the heart and the attitude of a servant. Kasi everyone wants to be a leader of the nation. Everyone wants to become king or president, di ba? Kung sasabihin ng Lord, gagawin kitang presidente ng bansa, malamang you will not di ba, hindi mo aayawan yun, eh, hindi mo aayawan kung sabihin ng Lord na hirang itang hari, no, ng isang ano, ng isang lugar, hindi mo aayawan yun, yeah. Every parents wants their children, di ba, na paglaki o mag-graduate, eh, they want doctors, lawyers, no, at maraming pang iba. Pero tanungin mo ang isang tao if he wants to be a servant. I'm sure bago sumagot yan, no, meron niyang magiging agam-agam or
babalikan ka niya ng isang katanungan. Yeah. Or have you noticed or observed, no? A parent, sabihan mo yung isang parent na, uy, yung anak mo, paglaki, magiging servant yan. Di, magugulat yun. Kasi for us, being a servant is something na medyo lowly na ano na trabaho. Yeah. Dahil madalas natin itong ipinapatungkol sa mga nagtatrabaho sa kasambahay, yan sa yun nga, yung mababang uri ng trabaho na mababa rin ang sweldo, kaya ayaw natin ng idea ng ano ng servant, no? Pero yun nga eh, dun sa binasa natin sa verse na binasa natin, ang sabi ng Panginoon, no, na kailangan daw tayo ay maging servant of all. Imagine if everyone of us is willing to become a servant of all. No? Na walang pinipili, walang sinisino, kundi nais nating paglingkuran ang bawat isa para sa kanyang ikabubuti, no? Sa kanyang ikagiginhawa. Wow! Ano kayang klaseng mundo ang meron tayo? Ang wife ko ay nagtatrabaho sa isang dialysis center company. Okay, so siya po ay nasa opisina ng so meron silang mga dialysis center sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at sa ilang mga provinces outside Metro Manila, no? Hindi po sila kasama doon sa naka-receive ng IRM, no? Mula sa PhilHealth, wala po raw. Hindi po sila kasama ron. Okay. So anyway, yun nga. Nasa dialysis sila. So in this time of pandemic and in this time na merong mga nagkakasakit ng COVID, nagpa-positive, no? Nagkakaroon sila ng malaking problema. Nagkukulang sila sa mga nurses. Well, actually, namatay na nga sila ng doctor dahil sa COVID. And then, na-share niya nga sa akin, meron silang isang particular na center or isang clinic na totally naubos ang kanilang nurse. Yung iba positive, so kailangan mag-quarantine because they cater doon pa rin sa mga positive patient, no? So nagda-dialysis and yet merong COVID. So kaya nahahawa yung ibang empleyado. So dahil walang transportasyon, nasa quarantine tayo. Ang hirap mag-hire, hindi po ba? And kung hindi man ang dahilan ng mga available na nurses diyan around ay yung transportasyon, kung paano sila pupunta para mag-apply. And aside from that, kung malayo nga naman yung center or yung clinic na pag-aasa yun sa kanila, problema yung transportasyon. Although nagpo-provide naman yung company nila ng dorm or transient house na nirerentahan for the staff. But still, meron pa rin silang kakulangan. Hindi pa rin sila makakuha ng mga nurses. And this particular clinic, no, ay talagang naubos ang nurse. So they come up with a solution na yung mga nurse nila sa ibang mga center ay dalhin nila doon sa clinic na yon. So kung day off sila sa kanilang particular na clinic, magduty sila doon sa clinic na walang nurse. So in-increase nila yung compensation, tinaas nila, and hindi lamang sila humugot ng nurses doon sa ibang clinic, kundi nag-hire din sila ng mga parang part-time or yung mga nagsa-sideline, like yung mga nurses sa ibang mga hospital o sa mga ibang clinic, inaalok nila to become nurses dito sa particular na branch, no? But unfortunately, kapag nalalaman nila na ang kanilang magiging trabaho ay maglingkod o magiging nurse sa isang dialysis patient or na positive or dun sa clinic na yon ay merong mga pasyente na merong COVID, umaayaw sila. Umatras, umurong, and yung ibang mga nurses nila na regular na doon sa kabilang center or doon sa kabilang branch na i-assign nila sa
pinapakiusapan lang ma-assign doon just for 2 weeks or 1 week, no? Ayaw nila. They would rather choose na mag-resign kaysa ma-assign sa branch na yon na merong positive COVID na mga pasyente. And nakakalungkot dahil, yun nga, if walang nurses, if the company na pinagtatrabahuhan o pinag-ano ng aking asawa ay will rather choose to close their clinic, sino nang magka-cater sa mga pasyente nito? Sino nang maglilingkod para sa kanila? Kasi, yun ang nakakalungkot na bagay sa mundong ginagalawan natin ngayon. That there are less and less people willing to become a servant to all. Marami nagtatrabaho just to earn money so that they can survive and not really to become a servant. Kaya napakahalaga at napaka-importante sa panahong ito ng pandemya na ang bawat isa, ang bawat isang Pilipino, ang bawat isang Kristiyano ay magkaroon ng puso ng isang servant. You see, you can be the president of the nation. You can be the best doctor, the best lawyer, the most talented person, the most trained, the most schooled, or you could be the highest achiever in your class. No. Pero kapag ka walang servant heart, you will not make an impact sa mundong ito. Only the person with a servant heart, like Jesus, like our Lord, ang magbibigay ng malaking impact sa community ng ginagalawan natin at sa mundong ito. Imagine what the Lord Jesus Christ had done, no, more than 2,000 years ago. Yung kanyang puso, yung servant heart niya. Nung sinabi niya sa Ama, "Lord, not my will, but your will be done." Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin siya. Hanggang ngayon, inaalala natin siya. Hanggang ngayon, maraming tao ang lumalapit sa Diyos, nagsusuko ng buhay dahil sa puso ng ating Panginoon na handang maglingkod para sa bawat isa sa atin. So kaya nga ang sabi ng Panginoon, "I am the way, the truth, and the life." John chapter 14, verse 6. No? He is the life because He has a servant heart. Merong puso na handang maglingkod. And if we say that we have Jesus in our life, no, we must bring life also wherever we go. No? Kung si Jesus, the life giver, Jesus who has the servant heart, is in us, no, nabubuhay sa atin. So kaya mapunta man tayo sa school, no, sa ating trabaho, sa ating negosyo, no, we will bring light if we are willing to become servant to all. Sabi nga ni Mother Teresa, the true test of a servant is when he was treated as one. Si maraming nagsasabi, maraming mga gustong o nagki-claim, no, na servant, pero kapag ka inutusan mo na, no, nakasimangot na. I remember nung nagpapasimula akong mag-involve sa ministry here in Las Piñas, no, sa ibang church pa yon, when yung pastor namin before left, no, umalis, iniwan ang church, no, na iwan kaming mga tinatawag na elders ng church. And every one of us liked the idea of servant leader.
Yan. Servant leadership. Yan. Ang gandang pakinggan. Servant leader. Pero, naandun pa rin yung misconnotation nung salitang servant leader. I remember, nung nag-meeting kami, no, naandun pa rin yung kami ang nagpasimula nito. Mga ganong term na ano, dapat ganito ganyan, dapat ganito ganyan. So, still, parang may mali. No, na parang ang connotation ng servant leader ay leader kami ng mga lingkod. Leader pa rin. Leader na servant. Hindi kami ay lingkod, nangunguna sa paglilingkod. Or nangunguna na maglingkod. So kaya, andun pa rin yung mindset na taga-utos, taga-dikta kung anong sasang gagawin ng iba at kung ano ang gusto nilang mangyari. No? Kaya, ngayong hapong ito, atin pong tingnan ang karakteristik ng isang lingkod ng Diyos na merong servant heart. Three characteristics of a servant heart. Una po, para malaman natin or ma-evaluate natin ang ating puso, kung tayo ba ay mayroong servant heart. Una, a servant heart must be guided by the Word of God. John chapter 10, verse 27, ang sabi po ron ng ating Panginoon, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." See, if the Lord is our shepherd, we, as His sheep, no, we must listen to His voice. We must be willing to follow. This sa Old Testament po, merong magandang ilustrasyon. At meron ding utos ang Panginoon on how a servant, no, must listen and follow. Yung mga servant during that time, meron silang distinction kung ano yung estado ng taong ito. No? Doon po sa Exodus chapter 15, verse 16 to 17, sabi ron, "But if your servant says to you, 'I do not want to leave you,' because he loves you and your family, and he is well off with you, then take an owl and push it through his earlobe into the door and will become your servant for life. Do the same for your female servant." So, noon pong Old Testament time, itong mga Hudyo, itong mga Israelites ay may ginagawa po na ano na isang bagay. Meron silang mga slaves. So, maglilingkod yun sa kanila, usually binibili nila or dahil sa pagkakautang ng pamilya, yung anak magiging slave ng mayaman or ng pinagkakautangan. So, but maglilingkod yun for 6 years and for after 6 years, yung 7th year, yun yung year of freedom na pakakawalan na sila or palalayaan na sila. But, yun nga, sabi ng Lord, kung yung servant mo, no, dahil ano ayaw umalis na sa'yo, dahil mahal ka, ito ay taguwil ng Panginoon sa mga smaster, dahil mahal ka at ang iyong pamilya, ayaw niyang umalis at gusto pa rin niyang maglingkod sa'yo, no, sabi niya, kumuha ka ng owl at butasin mo yung ano niya, o itusukin mo yung tenga niya sa pintuan at yun ay magiging palatandaan na siya ay servant mo na habang buhay. Hindi po 'yun katulad nung ano nung hikaw-hikaw lang yung ear piercing lang. Ang owl ay iba. Pagka 'yun ay bumutas sa iyo, actually meron tayong picture diyan sa slide. Merong pag bumutas ito sa tenga mo, eh siguradong mag-iiwan niya ng marka. Hindi lamang ano, so 'yan daw yung ano, yung mga nakita nila no, na klase na ginagamit daw ng owl para sa tenga. So, pag bumutas yan sa tenga mo, kitang-kita talaga yung butas. No? Kaya madedistinguish ka na ikaw ay isang slave. And anong ini-illustrate nito? No? We believe that the Word of God, yung mga nasulat sa Biblia, ay hindi lamang basta nasulat para maging isang kwento, kundi ito ay may kinalaman no? Or meron ding mensaheng dinadala
even to our time ngayon, no, sa panahon natin ngayon. So ang ibig sabihin po nito ng ano ay distinguish, di ba? Nadi-distinguish ka na yung tenga mo ay nasa master mo lamang. And that's how the Lord wants our ears to be, no? Na kung tayo ay servant ng Panginoon, kung mahal natin ang Panginoon, katulad nung sinabi doon sa Exodus na dahil mahal ng servant ang kanyang master, no? Nag-willing siyang maging servant ng kanyang master habang siya ay nabubuhay, yung kanyang tenga ay palatandaan o pagpapaalala na dapat siya ay laging makinig at sumunod sa kanyang master. The same thing with us. Kung tayo ay lingkod ng Panginoon, kung tayo ay servant ng Panginoon, at dahil mahal natin ang ating Panginoon, we are willing, no, to be his servant for life, no, dapat daw ang ating tenga ay nakatuon lagi sa kanya. Dapat magpaalala ito, no, na ang ating tenga ay nakikinig lamang sa kanya. Hindi yung nakikinig sa kwento ng mga kaibigan mo na walang pagkakilala sa Panginoon. Hindi yung puro pakikinig sa mga fake news, no? Or sa mga balita na negatibo, no? Na hindi nagdadala ng mabuti, no? Para sa sitwasyon natin. No? Kaya maraming mga nadidepress, no? Nadidisappoint, no? Maraming na-stress. So, kasi, yun nga eh, nakikinig sa fake news, laging nakatuon sa Facebook, no? Puro social media, puro pakikinig ng TikTok, puro pa panonood ng Netflix. So, kaya walang nagiging source ng lakas ng buhay, no? Dahil ang puso unti-unti ay nawawalan ng buhay, no? And then one day magugulat ka na lang yung puso mo, yung heart of flesh naging heart of stone na pala because of the negative things na palagi mong pinakikinggan. Lagi kang nakikinig sa kwento ng paborito mong barbero. So kaya dahil siya ay antay ka na rin. Dahil siya ay panayang mura dito, mura doon. So, nahawa ka na rin. Kasi, dapat po tayo ay makinig sa tinig at sa boses ng ating Panginoon. Isa pong magandang halimbawa ng buhay ng lingkod ng Panginoon ay kay Apostle Paul. Kanya pong isinulat sa 1 Timothy chapter 1, verse 3 to 4, pinaalala niya kay Timothy. Sabi niya, "As I urge you, when I went into Macedonia, stay there in Ephesus, so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer, or to devote themselves to myths and endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God's work, which is by faith." So yun nga, dahil si Timothy was in charge, no, sa Ephesus, nagkakaroon ng mga chismis at may mga kaibang turo na nahahaluan na yung turo ng ating Panginoon, no, bilang pastor, tagapangasiwa, tagapamahala, no, pinaalalahanan or sinabihan ni Paul si Timothy, no, na sabi niya, paalalahanan mo yung mga tao diyan na wag silang masyadong mag-focus, no, katulad sa pandemic na ito, napakalaki nung opportunity or chances na mag-spend ng time sa mga bagay na walang kabuluhan, like our social media, no, yung ating Facebook, yung YouTube, Netflix, no, marami, daming mga bagay, no,
manood ng TV maghapon, yung mga bagay na yan, ay maaaring magdala ng panghihina sa atin. And if we are listening to other people, no, ng mga walang pagkakilala sa Panginoon, sabi niya, ang paalala sa atin ni Paul. Dapat daw ano? Dapat we must focus on advancing God's work. Yung gawa ng ating Panginoon. Nakakatuwa nga na maisip, no, itong church ng Destiny, no, sa kabila ng tayo ay hindi nakikita-kita personally, hindi tayo nagkakasama-sama sa isang building, no, but still meron tayong mga seminars, no, tuloy pa rin yung IDMC, tuloy pa rin yung prayer meeting every morning, no, may mga pastors meeting, may mga SOD meetings, meron din silang yung sumustan, no, merong kids church. Nakakatuwang isipin na maraming mga bagay na pwedeng maging hindran, no, or maging distraction sa atin para ma-focus yung ating pag-iisip, no, sa mga ibang bagay, but still our church, no, manage, no, na ano, na makamaneuver, no, during this time of pandemic and still be able to reach out, no, yung mga tao para makakilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya napaka ganda na isipin, no, kung like every one of us becoming a servant to all. No, nasa panahong ito, instead of sharing kung ano-anong mga kalokohan sa Facebook, sa TikTok, no, i-share natin yung mga preaching, no? Yung mga preaching session, yung mga prayer meetings natin, yung mga video na available sa ating Facebook page, sa ating YouTube page, no? YouTube channel, share natin, i-share, no? And who knows? May mga tao na ngayong oras na ito ay parang nawawalan ng pag-asa, andang sumuko, pero dahil sa ginawa natin, no, becoming a servant, no, yung ating time ay pinaglingkod natin through yung ating pag-share, ating bandwidth, yung ating internet, no, share natin yung ano, and still maraming nakakilala sa Panginoon, and that is, no, yun yung sinasabi ni Paul. Sa kabila nito, oh, i-advance natin yung God's word. During this time of pandemic, we must let God's word to be our guide so we can stay on course. Question: who has your ears? Sino yung may hawak ng tenga mo? Pangalawa po na karakteristik ng isang servant heart. Servant heart, no, ang mga bagay na ginagawa niya, he always include love as a goal or as his goal. 1 Corinthians chapter 16 verse 13 to 15, sabi roon, be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, let all that you do be done in love. Now I urge you, brothers, you know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and that they have devoted themselves to the service of the saints. So ayun, tayo raw bilang mga mananampalataya, no, kailangan nating maging watchful, eh, lalo sa panahon ito ng pandemic, tulad ng sinasabi ko kanina, no, we must stand firm in our faith. Sabi ni Paul, act like men. Hindi yung puro bata lang yung panood ng nakakatuwa sa face. Sometimes nag-guilty rin ako rito, eh. Meron akong pinapanood na nakalimutan ko yung pangalan, yung negro na nagpapatawa. Madalasan na pagka may bagong video, pinapanood ko rin siya.
And then through meditating through this word, I mean, act like men. And isang corny na yung joke, corny na yung pinapalabas, pinapalood mo pa rin. And yun nga, nasayang yung oras, nasayang yung time. If that time was spent sharing yung word ni God or meditating on His word, mas naging matatag, mas fruitful yung oras na yon. And ang paalala ni Paul yun nga, dapat daw ang ating gagawin ay ginagawa na ang purpose ay ang pag-ibig. The reason why we are here, it's not because of attendance, like sa prayer meeting, tuwing umaga, at ang mga bagay na ginagawa natin must be done with love. Sa panahong ito po, ngayong pandemic, simula po kaming magnegosyo. May negosyo kami. Nung nag-lockdown kasi, yung aming isang negosyo, yung aming consultant service ay naapektuhan. So, dahil maraming nagsarang company, at yung client namin ay naapektuhan din. So, napilitan din kami magsara doon sa office na aming nirerentahan. And nagsimula nung July 1, nag-offer kami ng food delivery. Yan. Dahil nga, close yung mga restaurant. And maganda yung yung business na food delivery dahil yung mga tao hindi na makalabas. So maraming umu-order. And sa aming negosyo po, ako ang tagaluto. Ako ang lahat-lahat. Yan. So, nung una, parang hirap dahil panibagong adjustment. But eventually, I'm noticing myself, after ko magluto, lilinisin ko yung mga ikinalat ko sa lababo, huhugasan ko yung mga gamit, yung mga plato. No? But at the end of the day, parang nakakapagod pero parang merong sense of fulfillment lalo na kapag ka nag-comment yung naging customer na okay yung niluto mo, masarap and everything, no? Kaya pinopost namin yun. It gives encouragement, not to boast, but it gives encouragement and also at the same time a marketing strategy rin, no? So it gives encouragement para sa akin na magpatuloy. At yun nga, dahil I love cooking, meron akong extra na lakas para magpatuloy sa gawain ito. At may kita kaming isang buwan, and then praise God, okay naman so far. So, yun nga we must do things dahil sa love. You see, Romans 13:10 reminds us, love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. So, yun nga, kung dahil tayo may pag-ibig sa ating puso, hindi tayo makakaisip gumawa ng hindi maganda sa ating kapwa o ng mali sa ating kapwa. And in John chapter 13, verse 35, sabi ng Panginoon, by this, all men will know that you are my disciples if you love one another. At Mark chapter 12, verse 30-31, yung paalala sa atin ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So, yun nga. Kung tayo ay gumagawa ng gawain para sa Panginoon, dapat yan ay out of our love sa ating Panginoon. At kung tayo ay nagmamahal sa ating neighbor, sa ating kapwa, no, dapat tayo ay gumagawa rin ng mabuti sa kanila. No, naglilingkod tayo ng mabuti sa kanila. So our boss is our neighbor, no?
yung ating mga bosses, yung may-ari ng ating kumpanya, yung ating supervisor, yung ating team leader, they are our neighbor. Yung ating mga subordinates, they are our neighbor. And ang sabi ng Lord, love your neighbor as yourself. So, question. Why do you do the things that you are doing right now? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo ngayon? Okay? Number 3. Na identity or characteristic ng servant heart. A servant heart guard God's word. Iniingatan nito, binabantayan nito ang salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 1 verse 13 to 15. Paalala muli ni Paul kay Timothy, "What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us." Ayan. So yung salita ng Panginoon na ating natanggap, dapat daw ay bantayan natin. Ngayong panahon ng pandemic at quarantine, sabayan pa ng mga negatibong balita tungkol sa korupsyon, no? Parang gusto mo nang maniwala sa mga negatibong bagay na narinig mo sa mga kapitbahay, sa classmate mo, no? Sa balita sa TV, sa radyo, no? Sa mga opisina mo. And then maybe sinasabi nila, wala na. Hindi na makaka-ascenso o hindi na magkakaroon ng ascenso ang mga Pilipino. Hindi na makakabango ng mga Pilipino. Ayan. Kapit ka lang kapatid at patuloy na mga hawakan sa salita ng Panginoon. The word of the Lord na na-deposit tayo, gamitin mo, bantayan mo, huwag mong hayaan na maapektuhan ng mga negatibong salitang ito. No? Manghawakan ka sa kanyang mga pangako. Siya na nagsabi na sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future." May magandang plano ang Panginoon sa iyo. Plano na hindi ka para papaghirapin. No? Plano para ikaw ay pasaganain. Hindi para ikaw ay saktan. No? Kundi para bigyan ka ng pag-asa. And in Numbers chapter 23 verse 19, sabi ron, "God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?" No? Hindi sinungaling yung Panginoon. No? Sa kabila nito ang mga naranasan natin, manghawakan ka sa salita ng Panginoon, sa kanyang mga pangako, na merong magandang plano ang Panginoon sa iyo, na ikaw ay pasasaganayan ng Panginoon, hindi lamang financially, hindi lamang materially, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo, merong pag-asenso sa kabila ng pandemyang ito. Kung tayo ay patuloy na manghahawakan sa salita ng Panginoon at ating patuloy na ikikip sa ating puso ang mga salitang yan. Isaiah chapter 55 verse 10 to 12, "As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into songs before you, and all the trees of the field will clap their hands." Yan po ang pangako ng Panginoon. Atin pong panghawakan. Atin pong ingatan sa ating mga puso. At kung meron kang marinig na balita o kung meron kang mga kaibigan na magsasalita ng negatibo, no, sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa bansa natin, sa leader natin, no? Ating bigkasin ang mga salitang ito ng Panginoon. No? You will go out in joy and be led forth in peace. Merong kasiyahan, merong kaligayahan, merong kapayapaan, no? Na naghihintay as we continue to hold on to the Word of God. See,
cultivate a servant heart in us. We must live our life guided by the Word of God, to have love as the goal on the things that we do, and guard God's Word in our heart. So when everyone becomes a servant, we can beat every trials, every testing, every storms, and even this pandemic that will come into our life. Let us serve one another. Let's pray. Father God, we thank you, Lord. We thank you for your Son, Jesus, na ipinadala mo, Panginoon, dito sa lupa upang kami, Panginoon, ay bigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. We thank you, Lord, sa kanyang buhay din po, Panginoon, na naging ehemplo sa bawat isa po sa amin on how we can live, Lord God, ng puno ng kaligayahan, puno ng kapayapaan. That even in the midst of a great storm, God, we can rest well, we can sleep well, Lord God, because we know that we are safe, Lord God, in you. Lord, sa panahong ito, Panginoon, ng pandemya, maraming mga tao, Panginoon, nawawala ng pag-asa. Marami, Panginoon, ang mga pamilya, ang mga sambahayan, Panginoon, na nag-iikahos, nagugutom, Panginoon, puno ng kalungkutan. Lord, here we are. Lord, give us a heart of a servant who is willing, Panginoon, na patuloy na maging kasangkapan mo, maging kagamitan mo, Panginoon, upang ang mga taong ito, Lord God, ay mabigyan ng kapayapaan, Lord God, mabigyan, Panginoon, ng encouragement. We pray, God, na cause us, Lord God, even, Lord God, na kami ay nasa mga tahanan namin, Panginoon, we are locked down, Lord God, we are prohibited, Lord God, from going out. Lord, keep on reminding us, Lord, keep on convicting us, Panginoon, to use our time to bless other people, Panginoon, to help those who are in need, Panginoon, to those who needed prayer, Lord God, to those who need encouragement through your word, use us, Panginoon. May you not give us, Lord God, appealing, Lord God, of comfort, but rather, Lord God, continue to convict us na ang buhay namin, Panginoon, ay paggamit kayo. That make our life matter, Lord God, sa pamamagitan ng pagkakaroon, Panginoon, ng isang puso na handang maglingkod sa aming kapwa, maging sino pa man sila, Panginoon. We thank you, God, for your word. We thank you, Lord God, for the encouragement. Thank you, Lord God, for reminding us. At sa hapong ito, patuloy nga po, Panginoon, na mapapurihan ka at maparangalan ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa namin. And if you are a person, kung ikaw ay first-timer na nakapakinig ng salitang ito, ng pagbo-broadcast na ito, and you want na ang buhay mo ay ipagamit sa Panginoon, you want to serve God sa mundong ito o sa buhay mo, the first step is to come to Him and allow Him, no? to dedicate your life to Him and allow Him to come into your life, becoming Lord and Savior sa buhay mo. At kung ikaw ay hindi pa sigurado o ikaw ay nagnanais na ipagamit ang buhay mo sa Panginoon, nais kong anyayahan ka sa isang panalangin
manalangin ng pagtanggap sa Panginoon bilang kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kung ikaw yun, continue to bow your head, close your eyes, at sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Diyos, patawarin mo po ako. Tinatanggap ko na ako ay isang makasalanan at walang kakayahan na iligtas ang aking sarili. Kaya naman, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po sa araw na ito, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Amen. Kung ikaw ay manalangin ng panalangin, let me pray for you. Lord, sa mga tao po, Panginoon, na nakapakinig ng mensaheng ito, at ngayon, Panginoon, ay nag-alay ng kanilang buhay, tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas, dalangin ko po, Panginoon, ang paggabay mo sa kanila. Holy Spirit, guide them. Continue to talk to them, meet their needs, Lord God, and continue to bless them, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na magamit mo sila sa kanila pong buhay bilang pagpapala sa kanilang pamilya at sa mga lugar, Lord God, na kanila pong pinupuntahan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. You're watching Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.ph/give.